Halina't tunghayan ang isang talumpating magbibigay ng aral at bubuksan ang inyong isipan tungo sa katotohanan sa likod ng halalan sa bansa. Sa tuwing darating ang araw ng halalan, ay waring hindi na naman mapakali ang ating sarili. Tila tayo mga uod na kung saan kapag binuhusan ng asin ay todo sa paggalaw. Ganyan tayong mga Pilipino. Hindi na naman mapakali sa tuwing sasapit ang eleksyon. Nandyan ang bangayan, palitan ng mga maanghang na salita, batuhan ng mga paniniwala at ideolohiya nang maprotektahan ang napipisil kahit na mawala ang dangal at diwa ng nasabing salitang pagkakaisa. Subalit, naisip ba natin o minsan bang sumagi sa ating isipan ang katagang? Kulay nga ba ang siyang didikta o ang isip at pusong hangad ay lider na may puso at handang ipangumuli ang lugmok na bansa? Ako si Ginoong Mark Joseph V. Camacho, isang mananalumpati. Ako ay nasa inyong harapan upang bigyan kayo ng aral at bukas na isipan tungkol sa maduming sistema ng politika sa bansa. Halina't pakinggan nang may saayos ang binging tenga. Bigyan ng karapatan ang piping bibig na makapagsalita at imulat ang bulag ng mga mata sa mga katotohanang makapagpapabago sa atin at nang maisabalik muli ang diwa ng pagkakaisa. Kay tagal na nating tinatamasa ang kaunlaran, dumaan na ang ilang taon, maging dekada, ngunit tila ba wala pa rin pinagbago ang estado ng bansa? Nananatili pa rin itong huli pagdating sa lahat ng aspetong pang-ekonomiya. Matagal na nating tinatamasa ang lider na siyang magliligtas at magtatanggol sa ating bansa sa anumang banta ng mga mapang-abusong super nations. Ang tutustos sa mga pangangailangan ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Ang magbibigay solusyon sa lumuluhang bayan gawa ng kahirapan na bunga ng maling sistema ng pamamahala ng mga dating namuno. At ang sisimbolo sa pag-asa tungo sa kaunlarang tinatamasa. Subalit, patuloy pa rin nagtitiis ang mga mamamayan sa bulok, depektibo at kasinungalingang serbisyo ng mga nagtaang namuno't nagsilbi sa bayan. Bakit nga ba may halalan? Bakit nga ba tayo pumipili ng mga lider upang mamuno sa bansa? Para ba si kakaunlad ng bansa o para lalong ilugmok sa mabaluktot na sistema ang inang bayan? Sa tingin nyo, ang leader bang ating ihahalal ay tunay na leader at may magandang hangaring iangat ang naghihikahos na bayan? O siyang peke at nagbabalat kayong leader kuno para lamang bumango ang pangalan at ginagamit ang mga boss ng bayan sa mga linggawain at serbisyo na makatutulong kuno sa lahat? Ilalagay nyo ba sa pwesto ang isang leader na may track record ng pagnanakaw? Itatalaga nyo ba ang leader na isang convicted? Pipiliin nyo ba ang isang leader na minsan nang nakaranas ng kulungan? Iboboto nyo ba ang isang leader na huwad kung magserbisyo dahil sa maraming nakaangklang media sa tuwing siya'y gagawa ng di mawari kung totoo o hindi? Teka, si Juan de la Cruz ay isang mamamayang ang tanging hiling ay umunlad muli ang bayang Maguilo
perlas ng sinilangan. Si Maria Asuncion ay isang mamamayang anghiling ay kapayapaan. At si Carmela de Maciil ay isang mamamayang ang tanging hangad lamang ay pagkakaisa. Sila ang mga boss ng bayan. Nakasalalay sa boto nila ang inaasam na pag-asa at pag-unlad na nitong bansang sinta. Sa tuwing lumulubog at sumisikat ang araw, palapit ng palapit ang pinakahihintay ng mga tao na halalan. Ang simula ng pagbabago at pag-asa. Subalit, sa paglapit nito ay nandyan na naman ang bulok ng sistema at kalakaran na tila isang pamumulitika na ang nangyayari at hindi na pampulitikang hangarin tungo sa ikakaunlad. Nandyan ang pagpupulong kuno pero sa dulo ay may iaabot na nakasobre o nakakusok na papel. Kapag last hour naman, ay naku, parang nocturnal na ang dating dahil sa hindi na nagagawang matulog ng mga tao gawa ng pakurong or vote buying. Magkagayon pa man, hindi natin masisisi ang ilan. Hindi natin masisisi si Pedro Pataksil kung siya'y tatanggap ng alok kapalit ng boto. Marahil isa siya sa milyong-milyong may kinakaharap na problemang pinansyal. Kaya't nagagawa na lamang niyang ipagpalit ang kinabukasan ng bansa para sa pera nang matustusan ang kanyang pinansyal na problema. Hindi mapigilan ang pagsulpot ng mga election campaign materials ng mga kumakandidato, mapalokal o national man. Hahamakin ang lahat para lamang makuha ang kiliti ng madla. Nariyan ang kaliwat ka ng pagsulpot ng mga flyers, campaign posters at slogans, at maging campaign ads sa telebisyon at radyo na kawiwilihan naman ng mga boss. Teka, nariyan na naman sila. Kukunin na naman nila ang simpatsya ng mga tao sa pamamaraan ng pambobola o dilikay naman sa pamamagitan ng mga magpangakit na namang mga pangako. Kampanya rito, kampanya roon. Dala ang mga mensaheng pakatutulong sa kanila upang maihalal sila sa pwesto. Tunay ngang mahirap ang kumandidato at maging kandidato, lalo na sa posisyon ng pagkapangulo. Subalit sana naman kung nanaising maging kandidato at kumandidato ay tiyakin para ito sa kapakanan ng inang bayan at hindi para sa pansariling interes lamang. Hindi ba ang pinakalayunin ng halalan ay upang magpuklod-puklod ang mga boss ng bayan para maghala ng kandidatong sa tingin nila ay kayang gampanan ang mabinitawang salita at hindi hahayaang maiwan sa biyahe ang mga mamamayan tungo sa kaunlaran? Subalit parang hindi na nasunod ang layunin iyon. Kaliwat kanan na ang pagsisiraan ng kandidato. Si Carlo de Maciil, kumakandidato sa pagkapangulo, isiniwalat ang baho ng kanyang mga kalaban sa paggamit ng pinakamataas na posisyon sa bansa. At si Carmela Makatarungan, sinisiraan naman ang kanyang mga katunggali sa pagka-bisipresidente. Pati mga mamamayan ay nasasangkot na sa awayan dahil sa magkakaiba ng pinapanigan, paniniwala at ideolohiya. Nawawala na ang diwa ng pagkakaisa, buhat ng pagsisiraan at nakakagawa na ng kasalanan sa isa't isa. Di tayo pwede magkaroon ng dibisyon o lamat dahil lang sa magkakaiba tayo ng paniniwala. Iba ang paniniwala ni Juan at iba rin ang paniniwala ni Pedro. Kung hahayaan natin itong magpatuloy ng magpatuloy, paano na ang ating bayan? Paano na ang naghihintay na kinabukasan? Dahil kung tutuusin, ang nagbubuklod-buklod na samahan ay hinding-hindi magagapit matitinag. Halina itama na ang pagkakamali ng nakaraan. Solusyonan na ito sa kasalukuyan at ihanda ang sarili sa darating na kinabukasan.
Kung hanggang pangarap at salita lang tayo bilang mga boss ng bayan at kulang sa gawa. Walang mangyayari at pupulutin muli sa kangkungan ang kahihinatnan ng inang bayan. Tayo. Tayo ang mga boss ng bayan. At sa boto natin nakasalalay ang inaasam na pag-asa ng bayang sinilangan. Simulan ng tuldukan ang maling sistema ng politika sa bansa nang makamit ang pagbabagong tinatamasa. Isang boto, bungay pag-asa. Boss, ikaw na ang siyang bahala.